Isa sa mga naging misyon ni Tekram sa lugar ng apat na magkakapatid na naiwanan sa pagkawala ng kanilang magulang ay ang isang batang ina. Kung saan nga ay hindi rin naging maganda ang naging takbo ng buhay matapos ito mag-asawa at magkaanak. Naranasan niyang magnakaw sa isang tindahan upang may ipakain sa kanyang anak dahil na rin sa pagkukulang ng kanyang napangasawa. Ngunit gayunman kahit sinasaktan at lagi silang nagtatalo ay ayaw pa rin itong humiwalay. Kaya sinubukan ni Tekram na pag-ayusin ang dalawa at isaayos ang kanilang pagsasama. Sa kanilang naging pag-uusap ay isang napaka-importanteng aral ang ibinahagi ni Tekram sa mag-asawa at sa mga gustong mag-asawa. Kasi kung wala yung kababaan ng loob, yung pangunawa, yung pag-intindi, magkakagulo. Tsaka hindi pa naman uli yung lahat eh. Sa mga darating na panahon sa mga anak natin, ipangaral natin sa mga anak natin na bago magpamilya, bago pupunta sa ganyang magpapamilya, ready lahat. Ready yung spiritually, mentally, physically, financially. Sa buhay natin, kuya, kahit hirap yung buhay, pero kung nandun yung pagmamahal natin, yung paggalang natin sa asawa natin, masaya pa rin eh. Unahin nating mahalin yung ating Diyos. Magkaroon ng takot sa ating Diyos. Kasi kung meron tayong Diyos sa puso natin, yung ginagawa natin, alam na natin yung tama at mali. Dagdag pa ni Tekram, kapag alam na natin yung tama at mali ay hindi na natin magagawang manakit ng kapwa dahil alam na natin na iyon ay mali. Dapat simulan nating kilalanin yung ating Diyos. Ilagay natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Gumalaw tayo na naaayon sa kagustuhan ng ating Diyos. Dahil pag namuhay tayo na kasama ang ating Diyos, sa araw-araw na pamumuhay natin, unti-unti gagaan yan, gaganda yung pakiramdam. Hindi lang pakiramdam, pati yung buhay. Nandun na yung paggalang, respeto. Kasi kung nandun yung pagmamahal, magagawa ang lahat anuman ang problema.